Awit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng paating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, naloba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayin mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang, nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay ipinadaram mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagi sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angka ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ikaw, O Poon, naging mapagbigay sa iyong bayan, pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel, yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay, pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan, ang taglay mong puot sa ginawa nila'y iyo nang inalis, tinalikdan mo na at iyong nilimot ang matinding galit. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Kaya naman Poon, ibalik mo sana ang iyong paglingap. Ang pagkamuhi mong aming nadaramay, limutin ng ganap. Ang pagkagalit mo at puot sa aming wala bang hanggan?
di na balulubag, di na matatapos ang galit mong iyan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Poon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas, kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang sakin nag mamahal, tutupad sa aking aral, amat ako'y mananal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narinig natin sa ating mga pagbasa ngayon na tayo'y pinapaalalahanan ng Diyos sa kanyang wagas na pagmamahal, awa at habag sa bawat isa sa atin. Kaya nga, narinig natin sa unang pagbasa, ipinakita ni Propeta Mikas kung paano inaasahan ng bayan ng Diyos ang kanyang pangako na kaligtasan at kapatawaran. Ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagiging tapat sa kanyang bayan sa kabila ng kanilang pagkukulang. Ang katapatan ng Diyos sa kabila ng kasalanan. At sa ating ebanghelyo naman, itinuro ni Jesus na ang tunay na pamilya ng Diyos ay hindi lamang nakabatay sa dugo o pisikal na kaugnayan, kundi sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sinabi ni Jesus, "Sino mang sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit, siya ang aking kapatid at ina." Ikaw at ako, tayong lahat ay tinatawag na maging bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, kung susuriin natin ang ating sarili, nakahanda nga ba tayo na sundin ang kalooban ng Diyos? Kasi madalas sa ating buhay, kung ano ang gusto natin,
iyon ang dapat masunod. Kung ano ang nais natin, iyon na lamang ang ating pinakikinggan. Minsan, nahihirapan natin sundin ang kalooban ng Diyos dahil sa ating mga personal na kagustuhan at kahinaan. Madalas kasi, hindi tayo marunong makinig. Madalas kasi, kung ano ang nais natin, iyon na lang ang ating ipagpipilitan. Ngunit, sa pamamagitan ng ating pagsusumikap at pagtitiwala sa kanyang awa at sa gabay ng Diyos, nagiging posible ang lahat. Sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Sinabi ito ni Jesus, hindi upang itanggi si Maria, kundi upang matulara natin si Maria, na laging handang sundin ang kalooban ng Diyos. Kung titignan natin, ang buong buhay ni Maria ay buhay na pagsunod sa kalooban ng Ama. Kasi buo ang tiwala ni Maria sa Diyos. Hindi na siya nagduda. Buong-buo ang kanyang tiwala sa kabila ng lahat. At iyan din ang paanyaya sa akin at sa iyo. Matularan nawa natin si Maria. Magtiwala tayo sa Diyos. Oo, at ang ating buhay ay puno ng mga hamon at pagsubok. Marami tayong mga nararanasan na pagkadapa o paghihirap. May mga nagkakasakit, may nawawala ng trabaho, may mga nawala ng mahal sa buhay, may mga kanya-kanya tayong dagok na kinakaharap. Bahagi naman talaga yan ng buhay ng tao na isang na naglalakbay. Ngunit, sa kabila ng lahat, mga kapatid, ibigay pa din natin ang ating buong tiwala sa Diyos. Masunod nawa natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Buong pagtitiwala ang ibigay natin sa Diyos. Sa kabila ng hirap, sa kabila ng sakit na mga nararanasan, nakahanda nawa tayo na masunod ang kanyang kalooban. Kaya nga sa mga pag-aalinlangan at hindi kasiguraduhan sa buhay, ilagay natin sa Diyos ang ating tiwala. Sa mga pagkakataon na nawawala na ng lakas upang sumunod sa kalooban ng Diyos, ilagay natin ang ating buong tiwala sa Diyos. Sa mga pagkakataon na nanghihina ang ating loob upang tuklasin ang kanyang kalooban, ipanatag natin ang loob sa habag ni Jesus. Mga kapatid, matuto nawa tayong makinig. Matuto nawa tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. At ito ang magtutulak sa bawat isa sa atin upang ang ating kapwa ay mahalin at paglingkuran. Tanungin nga natin ang ating mga sarili, paano natin maisa sa buhay ang kalooban ng Diyos sa araw-araw? Paano natin magagawa ang kalooban ng Diyos sa ating buhay? Ano ang mga hadlang na kailangan kong mapagtagumpayan upang mas maging malapit sa Diyos? Ikaw at ako ay inaanyayahan na sundin ang kalooban ng Diyos. Mahal na poong Jesus Nazareno, ikaw na mapagpatawad at puno ng habag, tulungan mo po kaming maging matapat sa pagsunod sa iyong kalooban. Gawin mo kaming tunay na bahagi ng iyong pamilya sa pamamagitan
ng aming mga salita at gawa. Palakasin mo po ang aming pananampalataya at pag-asa upang sa bawat araw ay magawa naming ikaw ay mapaglingkuran at ang aming kapwa ay mahalin tulad ng iyong pagmamahal. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon bilang isang komunidad, humingi tayo sa Diyos Ama para sa ating mga pangangailangan. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang simbahan naway maging isang tunay na pamilya na may pananalig sa kalooban ng Ama at sa mga turo ni Kristo, manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway huwag magpasa ng mga batas na labag sa ating pananampalataya at moralidad, manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga pamilya naway maging tunay na magkakapatid sa turing sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal sa isa't isa ayon sa kalooban ni Jesus, manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa naway pakitaan natin ang pagkalinga sa anumang paraan upang mapagaan ang kanilang dinadala at matulungan silang patuloy na magtiwala sa Diyos, manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga tapat na yumao naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan, manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Tahimik nating itaas sa Diyos ang ating mga panalangin. Mapagmahal na Ama, gawin mo kaming mga tapat na anak mo na masunurin sa iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihiya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-utos noong araw ay iyong ipinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito
ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista,
ni Amang San Benito, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubiling na mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, sama-sama nating ipahayag na may lakas ng loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming pahintulo sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, pangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, nawa ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalobo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad si bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Hear a loving heart, peace I can offer, especially to those in need, the doubt, Lord, and feeble and how the arm I will listen, magpapamati ako, my ears
I will bend my knees, I will bend, I will gladly hear your voice. Maaari na pong mabili ang librong Black Nazarene Devotion and Discourse. Ito po ay kompilasyon ng mga pag-aaral sa kasaysayan at debosyon sa Mahalapong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na malatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang misa, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin. Ipinuho pa namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo namatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ibinulhati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati
ang namin.